Everyone, welcome or welcome back to my channel, Mix Official TV. Ayan guys, in this video, I just want to share my experience. 3 weeks ago, I've met someone online through WhatsApp. So, siya po yung una nag-message sa akin. Sabi niya, hi. So, nung na-receive ko yung message na yun, chinek ko agad sa Google yung country code niya, yung number. So, I found out that he is from Cambodia. So, okay, nung time na hindi naman ako busy, so nag-reply ako sa kanya after ilang hours. So, nag-reply naman siya. Ganyan, getting to know each other, ang sabi niya, he is from London. So, sabi ko, okay, hindi naman ako nag-react. So, sabi ko, okay, sinakyan ko lang siya. Anon, nagtatanong siya about sa akin, nagtatanong din naman ako about sa kanya, sabi niya, pilot daw siya. Tapos, after ilang hours ng pag-chat namin, bigla siyang tumawag. Through video call. Tumawag siya sa WhatsApp. So, nasagot ko naman. Ayun, nung pag-video call namin, nakikita ko siya. Naglalakad sa park. Sabi niya kasi magpupunta daw siya ng sports center. So, pinakita niya sa akin yung view. Nasa Eiffel Tower siya. Akala ko nga nasa Paris siya. Pero sabi niya nasa London daw siya. So, wala akong idea kung recorded ba yung video na yun. Basta lang is nag-video call kami. Yun lang yung ano ko. Yun lang yung nakikita ko. Pinakita niya sa akin yung park. Na may mga tao. So, yun lang. And then, pero putol-putol siya, guys. Putol-putol yung pagtawag niya kasi sabi niya, mahina na yung signal niya. Sabi ko, oh, I see. O, sige, naputol yung tawag. Tumawag siya ulit. So, medyo clear. So, nakunan ko siya ng screenshot. Screenshot ko yung pag-video call namin. Hanggang tuloy-tuloy na yung pag-message niya sa akin. After ilang hours, marami na mga sweet messages na pinadala niya sa akin, which is parang galing ata sa book yun or ewan. Ngayon, sabi niya, after mga 6 hours or 7 hours ata yung pag-message namin, aba, ano na, nagliligaw na siya, aligaw ba ang tawag nun, yung I want you to be my girlfriend, parang ganun na guys. Sabi ko, since gwapo naman siya, at since online lang naman yon, ayun, sabi ko, of course, okay, ay ganun. And then, kunwari lang yun. And then, tuloy-tuloy na yun, tapos, nung naghihingi ako ng picture niya, nagpapadala siya, and naghihingi naman siya ng picture ko, so nagpapadala naman ako. So guys, formal siyang kausap, walang nude pictures involved, so parang nafe-feel ko sa kanya, kinukuha pa na yung loob ko. So akala din ako naman, sinasakyan ko lang siya. So syempre, two days kami na magkakilala. Ano na, gusto na daw niya ako maging wife. Ano daw, parang ano talaga, parang lahat ata ng mga, parang lahat ng mga messages niya sa akin, parang nakakakilig, yung mga ganun na mga lines. Tapos, sabi ko, nasan ka? Sabi niya, nasa work. Sabi ko, are you busy? Sabi niya, no, I'm not. Sabi ko, can I ask some picture? Sabi ko, pwede ka mag-send sa akin ng picture kasi I just want to see you. Parang ganon. Kasi hindi naman daw siya pwede tumawag kasi nga nasa work siya. So, nag-send nga siya ng picture niya. So, nung pag-send niya ng picture niya, dun sa ID holder, may nakalagay ng name ng company. So, ang ginawa ko, sinearch ko yung name ng company na yun. So, since nga pilot siya at naka-uniform siya ng pilot, so, ang lumabas sa company is Breathling Company, which is aircraft company nga. Which is, nakita ko nga yung plane na sa picture niya, yung same as plane pictures, airline, yung airline pictures ng ano na yun, kung saan doon siya nag-work, kung saan doon nga, ito nga, yun nga yung minamaniyo, pinapilot niya. Ayun. And then, sabi ko, okay, so, 60-40. 60-40 na yung ano ko sa kanya. Okay, if you are really, really real, so, okay, wala namang mawala sa akin eh, through ano lang naman to, through chat. And then, yung sabi niya na, ano, sabi ko mag-sleep na ako, so, I send him a picture, pero walang ano ha, walang nude pictures na nangyari. And then, bihira siyang tumawag. Kasi nga, mahina na yung signal niya. So, nung pagising niya ng umaga, kasi nga daw 8 hours gap, kasi nga nasa London siya, pagising niya in the morning, sabi ko, can you make a call? So, tumawag naman siya. Yun nga lang, as usual, putol-putol. So, nakita ko rin siya. Kasi every time na tumatawag siya, in-screenshot ko. So, sabi ko, sige,
if mahina yung signal mo, send ka na lang ng picture. Ayan, sabi kasi nga, nagkumukuha ako ng proof. Every time na may ask ako sa kanya, iniipon-ipon ko yung proof dahil hindi pa rin ako maniwala na totoo siya. Totoo yung kausap ko. And then, nag-send ka siya ng picture. So, kinukompare ko yung picture na sinad niya doon sa screenshot na nakuha ko nung tumawag siya kasi minuto lang yung pagitan. So, nag-send ko siya ng picture. Sabi ko, okay, ito yung suot niya. Tapos, tinitingnan ko. Okay, almost the same. Sige, pass. Ngayon, tinanong ko siya, may Facebook ka? Sabi niya, yes, meron. Pero puro lang daw mga share lang daw, mga blah, blah, blah. Wala daw talaga siyang na-upload. Sabi ko, okay, parang nilab, ano ko na lang. Kasi busy din ako naman, di wala naman akong time mag-search sa Facebook nung time na yun. After 3 days, guys, ng pag-uusap namin, ayun nga, sabi niya, gusto daw niya kung nasan siya, nandun daw dapat ako. Sabi ko, okay, wala namang wala namang, issue of course tayo naman, diba? So parang, sige, sinakyan ko siya lahat ng mga kasitan niya, sinakyan ko, blah, 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 yung mga, ano pa yon mga blah, blah, blah na topic. So wala namang walang bastos na topic, guys, na nangyari. And then, sabi niya, pupunta daw siya dito sa Hong Kong next month, which is ngayon, February. Ngayon daw, pupunta daw siya after daw, pag ma-okay na daw lahat, pupunta daw siya dito sa Hong Kong. Sabi ko, wow, that's great. Sabi niya. And then, after 4 days ng pag-uusap namin, sinabi niya, na sinabi na daw niya sa parents niya about daw sa akin. Sabi ko, paano mo nasabi? Hindi ka nga nagtatanong kung ano ako, sino ako. Ganon. Sabi niya, no, it's okay, I can feel it na ikaw na talaga yung future wife ko, ikaw na yung soulmate ko, blah, blah, blah. Oh, guys, yun ha. Yun na yung kaswita na yun. Sabi ko, oh, wow, naman. Oh, diba? Sabi ko, maganda to. Wala nang katanong-tanong. Perfect ka na. Perfect wife daw ako. Charot lang. So, okay, that's cool. That's great, love. Charot lang. Ayun, 4 days ng pag-uusap namin, sabi niya, my mother told me na kailangan ko daw mag-send ng gift sa'yo para ma-feel mo talaga kung gano'ng ka-special sa akin, gano'ng kita ka-love. Sure. Sabi ko, doon na guys, doon ako nagduda. Okay. Sabi ko naman sa kanya, sabi ko, wow, this is scam. Nung pag-send pala niya sa akin, pagsabi pala niya na mag-send daw siya ng gift sa akin, sabi ko, no, this is totally scam. Doon na yun sa mind ko. Wow, okay, ito na. Ito na yung tinakatakutan ko. Sabi ko naman sa kanya, di mo kailangan mag-send ng gift sa akin. If mayroon ka mang ibibigay sa akin, give it to me personally. And sabi mo naman, papunta ka dito next month. So, dalhin mo. Bring it with you and bring it to me. Give it to me personally. Diba? So, sabi niya, para siyang nagalit. Ang sabi niya, do you think I'm joking? Sabi niya ganon. Sabi niya, I'm serious. My mother told me na bibigyan daw kita ng special gift para daw, para daw maging, parang something, daw yun, mapipil ko daw na special ako, blah, blah, blah. Sabi ko, oh, sige, if that's what you want, then, okay, handa naman ang tanggapin eh. Bigay na yan eh, diba? Bigay libre ko. Then sabi ko, through how? Sabi niya, just give me your full name, your number, and your address. Sabi ko, okay, pinag-isip ko, kung bibigay ko yung full name ko, wala namang mawawala. Sige, I give him my full name, my number. Pagdating sa address, hindi ko in-address ito sa bahay. Siyempre, maging careful tayo, guys. Maging aware. Oy, guys, yung mga FW dyan, kung may magpapadala sa inyo, wag na wag nyong ipa-address dito sa bahay, lalo na't hindi nyo pakakilala yung mga kausap nyo. So, ginawa ko, kinerf ko sa Post Office Central. So, since malapit lang naman kami sa Central, doon ko kinerf, okay? So, yun nga. Sabi na, oh my love, that's why I love you kasi nga understanding daw. Oh, wow, understanding daw. So, ayun na, sabi niya, bukas, holiday ko, maaga akong babangon dahil pupunta ko sa, mag-shopping daw siya dahil nga ipapadala, yun daw yung ipapadala niya sa akin. Okay. So, gabi ko, okay, yun lang, oh, sige, go ahead. And then, kinabukasan nun, 5 days ng pagkikilala namin. Pagkakilala namin 5 days. Doon nga, nag-message na siya. Sabi niya, my love. Nana. Ako, oh, it's too early over there. Kasi nga parang ano pa yun. Sabi, kung nasa London talaga siya, 7 to 8 hours yung gap. Parang around 7 a.m. data doon. Sabi niya, pupunta na, magliligo na daw siya kasi pupunta na daw siya sa shop. Mag-shopping na daw siya. And then, nag-send nga siya ng picture na naligo siya.
Yes, nag-send siya ng picture na kakatapos niya maligo. Sabi ko, oh my God, ang gwapo niya. Doon sa picture ha, ang gwapo ng picture. Pero hindi ko naman, hindi ako maniwala na totoo na yun yung kachat ko yung nasa picture. So guys, hindi ako naniwala, naniniwala from the start na yung kachat ko is yung nasa picture talaga. Kasi imposibleng imposible. Ganun kagwapo, walang girlfriend, walang asawa, duh. And then, sige, oh, sabi ko, pag-receive ko ng picture, oh wow. Siyempre, kinilig si Inday. Kasi gwapo-gwapo na ng picture. And then, sabi niya, mag-shopping na daw siya. Sabi ko, okay, call me then later. Sabi ko, aga naman. Ano pa? Sabi ko, aga naman. Sarado pa yung shop. Sabi niya, kasi may love. Isi-send ko pa doon sa company kung saan siya maghuhulog. Kasi nga, ihuhulog doon niya sa akin through fast delivery. Sabi ko, oh, I see. Wow naman. Bongga. O, sabi niya. Sabi ko, o sige, tawagan mo ako pag ano. Guys, English yung conversation namin, ha? Sana lang. Kasi natagalog ko lang. Kasi hindi ko na ano yun. No, English yung conversation namin. Tapos, sabi ko, sitawagan mo ako pag ano, nabili mo na yung mga ano, blah, blah, blah. Tapos, nung hindi na siya nag-contact. So, yun na yun. Nung sinerch ko talaga sa Google, nag-search ako sa Google yung full name na sinabi niya. So, Frank Wisdom. So, sinerch ko sa Google. Frank Wisdom, guys. Tandaan nyo yan kung gagamitin na naman yun sa ano, kung may magpakilala sa yung ganyan. Pag-search ko sa Google, may lumabas, Facebook. Sabi ko, uy, may Facebook siya. So, okay. Punta ko agad sa Facebook. Sinerch ko. Oh my God, pag-view ko, puro public. Kung kailan nagawa yung Facebook niya. Which is noong December lang, 2020. Yung mga uploaded pictures dun, guys, same time, same, ano, yung percent ng battery. Nakita ko kasi profile picture na is siya talaga. Tapos yung uploaded pictures dun, is pilot talaga siya. Pero, in-screenshot lang yung picture na nandun na in-upload. Halata masyado to. Tanga-tanga na, ano, tatanga-tanga na scammer. Kung mag-upload sana siya, dapat prop mo lang niya yun, tanggalin naman lang yun na nakalata masyadong screenshot lang yung pictures na yun. So doon ko siya nahuli, kinabahan ako, oh my God. Scum siya! Grabe. So sige, wala namang nawawala sa akin eh. And then, after 4 hours, nasabi na mag-shopping daw siya, abang sinan niya sa akin, Chanel, guys, Chanel. Tapos, bags, mga sandals, iPhone! My iPhone, guys! Sabi ko, syempre, pakipot ko, oh my love, that's too much! Diba? Galing ko. Oh my love, that's too much! Sabi niya, no, it's okay, my love, that's for you, all the, that's, everything is for you, sabi niya ganun. Pero sabi ko sa kanya, oh, okay, but I'm afraid that the Hong Kong custom will ask for a tax, sabi niya. Sabi ko ganun sa kanya diretso. Sabi niya, it's okay, my love, kasi I put 50,000 euro sa gift box daw. Sabi ko, oh my God, ito na. 100% scam na talaga siya, guys. Scam na. Sabi ko, no, you don't have to do that. You can't put some money in the box because that's not safe. Sabi niya, it's okay, my love. Na-register daw na yung money. Sabi niya, kapag mag-ask daw ng tax yung custom, bayaran ko daw muna. Tapos since may money naman dun sa box na yun na pinadala niya, yun lang daw yung kukunin ko para ma-refund yung money ko, plus may panggastos daw ako. Hello? Ano ako? Tanga-tanga. Sabi ko, no. Kung may ilagay ka na pera dyan, i-transfer mo sa banko ko para kukunin ko yung pera na yun ang ibabayad ko sa tax. Because sabi niya, no, kasi wala akong access sa banko. Sabi ko, wow, sending money is just minute, it's just a minute. My love, parang tinanong ko talaga siya, parang hindi ko siya inano, pero nag-ano pa rin ako sa kanya, may pakasweetan pa rin yung pag-ganun ko sa kanya. Pero guys, sarap na niyang murahin nung time na yun, ha? Ang sarap na niyang murahin, nanggigigil ako nung time na yun. Sabi niya, wala daw siyang access sa bank, tapos nagtatalo kami. Sabi niya, bakit daw, hindi ako, ano, bakit daw, ano, parang ayaw ko doon tanggapin, parang ganun. Sabi ko, hindi ko naman sinabi, hindi ko tanggapin. Sabi mo, magsisend ka ng gift sa akin. Sino mo man sinabi, bayaran ko pala yung gift na yan. Sabi niya, no, it's just for a tax. Tapos, nung nasa custom, niya, guys, magbabayad daw ako ng 10,000 Hong Kong dollar, which is almost 70,000 pesos. Ano siya, loka? Ano ako? Babayaran ko yun? Ano siya? Tapos, sabi ko, wow, in the first place, I don't need that stuff.
Sabi ako, hindi ko naman kailangan yung pinadala mo ah. Sabi ko, gano'n sa kanya. Pinamukha ko sa kanya, guys, na, hello. Hello, ano ba yung pinadala mo? Eh, galing na naman sa Google na picture yan. Hindi naman totoo na sa shop sa picture. Picture ng shop yan. Halata namang in-screenshot mo lang yun galing sa Google. So, and then, gusto guys, nagbibigin na ako kasi sarap na talaga niyang murahin. Pero ano, sinakyan ko pa rin talaga yung kalokohan niya. Sabi niya, parang nag-iba na yung treatment niya sa akin kasi ano ko talaga siya. Sabi ko, hindi. Wala akong pangbayad niyan. Kung gusto mong bayaran ko yan, gusto kung ipapadala mo talaga sa akin yan at gusto mong bayaran ko, isend mo yung pera na yan sa banko ko, yung exact amount lang ng tax na babayaran ko kasi hindi ko naman kailangan pera mo eh. Sabi ko, sanang ganun talaga. Hindi ko kailangan pera mo. Sabi ko ganun. And then, hanggang nag-iba na yung ano niya sa akin, yung dawi siyang mag-chat sa akin, iba na. I don't care. Duh. And then, hanggang ano doon, sabi ko, hi my love, are you mad at me? Parang inainis ko siya. Sabi niya, hindi ko alam kung gusto mo ba talagang tanggapin, pero pinadala ko pa rin yung package na yun, yung gift na yun, kasi nga, saan ko itatago dito? Sabi ko, okay. Oh guys, tapos sinash ko ulit. Sabi niya, fast delivery ha. Tawang-tawa ako guys, kasi, kakapadala ko, sabi niya, fast delivery, sabi niya, bukas darating. Wow, bukas, agad-agad. And then, pagising ko na, the following day, pagising ko, may nag-chat agad, guys, na nandito na daw sa Hong Kong yung package na yun. Ang nakakatawa. Ang nag-chat sa akin na number is still in Cambodia. Di ba dapat Hong Kong number yung mag-chat sa akin, di Cambodia number. Ah, doon na guys. Doon na. Chuk! Minura ko na siya. Ano ko na, doon na ako nag-ano sa... Duh! Di ba? And then, minura ko siya. Sabi niya, may discount pa daw ako. Hello? Kahit pa 100 Hong Kong dollar yan, hindi ka makatikim ng pera galing sa akin. Di ba? Sabi ko sa kanya, find a good job, do. Diba? Sabi ko sa kanya, find a good job and be proud of it. Diba? Kasi tayo nagtatrabaho tayo, diba? So, doon na. Nag-message yung, sabi niya, nasa customer daw yung ano ko. Nag-message yun. Yung number na yun. Nag-message din siya sa akin, same time. So, may possibility siya lang yun. Diba? Then, sabay block. Chink! Block. Oh, diba ganun na kadali, guys? So, learning. Listen, learn. Huwag basta-basta maniwala kung sino man yung nag-chat sa atin dahil lahat ng kalukuhan na sa social media. Diba guys? So sana may lesson kayo natutunan dito. Especially sa mga OFW na naghahanap ng kausap na lulungkot. Guys, please, maging vigilant po tayo. And kilalanin kung sino po yung kachat natin. Huwag agad-agad maniniwala. So, share ko lang to kasi gusto ko magiging aware lahat dahil itong modus na to, kumalat na to buong mundo. Hindi lang dito sa Hong Kong kasi may kilala din ako nitong same modus din. Same scenario sa Pilipinas. Marami na yan sa NBI, record ng NBI guys. So please, maging vigilant tayo. Huwag basta-basta maniwala sa may magsachat sa atin. Okay lang sakyan, pero please guys, huwag naman kayo maniwala agad. Okay, kahit gwapo pa yan, kahit macho pa yan. Please. Okay? So, hanggang dito na lang, guys. Maraming salamat sa thank you for watching. Ano ba? Sa panonood. Ayan, guys. Thank you so much. And sana may natutunan kayo sa share kong video na to. And God bless us all. And stay safe, lalo na sa panahon ngayon. So, hanggang dito na lang. At maraming salamat. Bye! Yeah! What a piece of dilemma. Jitterbang, oh, jitterbang. Demonic seed supply. Jitterbang, bang.